guys, good morning. Welcome back to my channel, Elvira's Kitchen. Today, ngayon, ay gagawa na naman tayo ng ating tinatawag na chicken arroz caldo. At iyak, magugustuhan niyo po ito. At masarap ito ngayong malamig na rito sa atin sa Amerika. Cold weather na rito. So, magagawa po tayo ng chicken arroz caldo. And I hope you like it, guys. And this is all my ingredients. Ito ang ating mga sangkap. Okay, ito na po ang ating mga ingredients ng ating chicken arroz caldo. Of course, mayroon tayo rito ang gagamitin. Nag-mix po ako dyan ng 2 cups ng regular rice and 1 cup of glutinous rice para may kaunti siyang lagkit. Yan ang ating gagamitin. Nawas ko na po yan. Mga 4 na beses kong hinugasan yan. And we have also, mayroon tayong pork belly. Itatapping po natin yan, ichichicharo natin yan para habang kinakain natin ang ating arroz caldo, may kaunti siyang crunchy, may nakakagat-kagat tayo. So, ayan, mga half pound yan. And also, I marinate my chicken wings. Ito ang ating gagamitin. Chicken wings na marinate ko na po yan, salt and pepper. Para may lasa na po. And we have also, mayroon tayo ritong gagamiting eggs. Eggs yan, yan. Boboil natin yan ng mga 20 minutes bago natin yan. Ano? Pero aalisan na po natin ng mga skin yan o ng shell bago natin ilagay sa arroz caldo. And then, mayroon tayo ritong topping. Onion leaves para masarap at malasang ating arroz caldo. So, ito ang ating mga ingredients na gagamitin. Meron tayo ritong garlic. Mga 3 tablespoons yan. Also, 3 tablespoons ng ginger. 2 teaspoons ng nor cube. Or powder yan ang ginamit ko. Pwede kayong gumamit ng nor paste. Yan. And we have also 3 tablespoons ng patis or fish sauce. 2 teaspoons ng ground black pepper and 2 teaspoons ng salt at meron din po tayo dito mga 3 tablespoons or I think 1 cup yan ng onion, white onion, pwede red onion, 1 cup para mas malasa ang ating niluluto. Mas masarap yung maraming ingredients para kasi hindi tayo naman gumagamit ng mga bechin dyan. So, ito ang hindi mawawala sa ating arroz caldo, of course, calamansi. Kung anong meron sa inyo dyan, lemon, lime, pwede. And especially, ito ang ating the best na pang-topping, fried garlic. Pero ipa-fried natin yan sa kaunting olive and also olive oil for saute. Ayan, yan na po ang ating mga ingredients ng ating chicken arroz caldo. So, let's start cooking. Ako pala, before I forgot, we need some water. Kailangan natin ng tubig sa ating arroz caldo, syempre. Sorry, hindi ko nabanggit doon sa ating mga ingredients. Kailangan natin ng maraming tubig, of course. At yan, at maggigisa na po tayo ng ating mga ingredients. Ayan, i-warm na po natin ang ating olive oil. Naglagay lang po ako ng mga 3 tablespoons ng oil. At umpisa natin ang ating susutay natin ang ating ginger. Unahin natin yan. Ayan. Ayan, mga 30 seconds lang po natin isusutay ang ating ginger at isusunod natin ang ating garlic. Ayan, isunod naman po natin itong ating garlic. Ayan, damihan po natin ang ating mga ingredients para malasa. 30 seconds din, pero ito nga po ang aking palaging ginagawa. Naglalagay na po ako ng ground black pepper at saka salt para masarap ang ating ginigisa. Okay, 30 seconds lang. Ayan, isunod naman po natin ang ating onion.
Ayan, ang bango na. Yan, lalagyan din natin ng konting black pepper. Tsaka asin. Ayan, tiyak naman ang bango talaga. Lutuin lang po rin natin yan mga saglit. Hanggang sa maluto ang ating onion. Ayan, mukhang luto na ang ating onion. At isusunod naman po natin dito ang ating chicken. Para igigisahin natin mabuti hanggang mag-ano siya, mawala ang tubig. At itong ating pork belly, ipapakulo po natin sa tubig hanggang matuyo ang tubig at magmantika siya at mag-crunchy. Ayan, nailagay ko na po ang ating chicken at isusote lang po natin ito ng mga 15 minutes bago natin itatransfer ito sa big pot kasi kailangan natin ilipat sa malaking pot para maraming sabaw. And then, pag after 15 minutes na nasutay na natin to, i-add na natin ang ating rice. Okay. Then, i-cover natin. Ayan na. Pwede na natin i-add ang ating rice. Pero, mag-seasoning muna tayo ng ating mga ground black pepper. Ayan. Ganun din ang ating salt. Kalahati muna. Mamaya na yung 1 teaspoon for the taste. Ganun din ang ating patis. Ilalagay na natin. Ayan. At itong ating hahaluin natin. Mix well. Ayan. And then, i-add na natin ang ating rice. Mayan na natin. Malinis naman ang ating kamay. Make sure na malinis lang ating mga kamay bago tayo nag-umpisa magluto. Ayan. Ayan, haluin lang po natin ang maigi para ngayon, pag na-isutay na natin ng mga susutay natin yan ng mga 3 minutes saka tayo o saka natin ililipat sa malaking pot para lagyan natin ng tubig. Ayan. So, sutay natin ng mga 3 minutes. Ayan na po. Nagpakulo po tayo ng ating soup bago natin ilalagay dito ang ating chicken. Ayan po. Kinuha ko po yung ibang soup ng ating chicken at yung mga kanya onion or sibuyas. Ginagdag natin at saka dito ko na po nilagay ang ating nor powder. Kaya ganyan niya. Ayan po, make sure na kumukulo po ang ating sabaw bago natin i-add ang ating chicken. Marami itong ating ginawa. Kasi cold, ano na dito sa atin, sa Amerika. Sarap to ngayon malamig. Depende po yan sa inyong gagawin. Kung marami kayong gagawin, maraming sabaw. Ito, marami talaga itong ating ginawa. Tansyahin nyo po ang mga sabaw na igagamitin nyo. Ayan, haluin po natin para make sure na hindi magdidikit yan. At i-anuin po natin ito kasi sayang yung flavor nyan. Ayan. Wow! Da-add lang natin lahat yan. Pati flavor niya ang kukunin natin. Ayan. Ngayon, pakukuloy natin yan. Lulutuin natin yan ng mga... So, lilib natin ng 30 minutes. O, tatakpan natin. After 30 minutes, check natin. At halu-haluin natin. So, ika-covered po natin para... maluto siya. Wag lang natin siyang i-all the way para pag kumulo hindi mag-aapaw. Okay. 15 minutes to 30 minutes, check natin. Ayan, after 15 minutes, every 5 minutes, haluin natin ang ganito.
para yung kanyang rice hindi magdidikit. Ayan. Huwag na natin tatakpan para nakikita na natin. Okay. Balik ulit tayo. Kasi mukhang hindi pa maluto. Ayan, haluin uli natin. Ayan. Kailangan keep on eye para hindi magdikit ang ating rice. Mukhang tingnan natin. Ayan, mukhang malapit nang maluto ang rice. At pag malapit nang maluto ang rice, saka natin i-add ang egg. So mamaya na natin i-add hanggang sa lutong-luto na ang rice. Ayan. Keep on eye lang at halu-haluin lang natin. Balik ulit tayo. Ayan. Luto na ang ating arroz caldo. Wow. Gusto ko maraming pamienta. Sarap yan sa arroz caldo. Maraming pamienta. Ayan. I-add na po natin itong eggs. Wow. Cool. Tiyak yan. Woo. Sarap. Ngayon, tamang-tama yan dito sa atin, sa Amerika. Cold weather na dito sa atin. Ayan. So good. Wow. Titikman natin. Ang tama na ang kanyang halap. Mmm. Really good. Talagang masarap. Wow. Turn off na natin. At ipi-plating na po natin yan. So yummy naman talaga. Tamang-tama yan. Ayan na po, itong ating garlic natin. Nilagyan natin ng oil. Crunchy ng konti. Ayan ang ating itatapping. Ayan na po ang ating finished product ng ating chicken arroz caldo. Wow, ayan. Topping ng ating garlic. Tsaka yung ating pork belly. Crunchy. Ayan, I hope you like it guys. At pakagawa rin po kayo. Tama-tama ngayong cold weather. Gawin nyo na po yan para talagang matikman ninyo kung gano'ng kasarap ang ating arroz caldo. Okay, balik po tayo at titikman po natin ang ating nilutong chicken arroz caldo. Ano yan? Ito ang... Wow, so good. Sarap ngayon to sa ating malamig na weather. At yan, malapit na ang Thanksgiving dito. Ito, titikman natin. At itong ating mga kalamansi. Ayan. Ano natin dyan. Topping. Topping tayong yung inano nating pork belly. Tinapping natin. Ayan, pipigaan natin ang kalamansi. Uy, nangabuto pa. Ito natin itong ating... Ayan, ang daming itlog. Ayan. Sarap. May chicken. Ayan, unahin natin tikman itong ating pork belly. Ayan, oh. Ang subo sa inyo, mga kaibigan. Ang lutong. Mmm. Sarap. Kain po tayo. Mmm. Ang sarap. Ito naman. Sarap. Tama-tama ngayon, taglamig. Sana po nagustuhan nyo to. At makagawa rin po kayo. Ito, sarap itong ating pork na chicharon. Ang sarap naman talaga. Yan yun ang ating kasi yung ginawa nating garlic. Sarap. Okay, sana po nagustuhan niyo po itong ating niluto ngayong araw na to, chicken arroz caldo. At sana makagawa rin po kayo. And see you in the next video. Don't forget to like and subscribe sa ating channel, Elvira's Kitchen. Thank you. Bye-bye.